Hi everyone, welcome to Bicheck PH. So nandito tayo sa bagong location natin. This is our new studio. Kunwari lang, no? Studio Bike Cave, parang ganon. Anyway, meron tayong na-receive na package from Weapon, which is pinadala sa Bike 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 Santa Cruz, Laguna. So if you haven't heard, no, Bike 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 is the largest bike shop chain sa South Luzon. So marami na silang branches. I think meron silang 9. Anyway, thank you very much Bike 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 sa pag-handle ng package, no, which is sent by Weapon. So ito yung package natin. This is... Yan. So actually, may bibili lang ako sa Bike Bike Bike. Pagdating ko ron, meron daw akong package, which is ito nga. So yan, may pangalan ko ha. So walang tanggihan. Anyway, so unbox natin. This is sent by Weapon. These are bike lights. So flashlight na ginagamit natin sa pang bike. So ating i-unbox. So the package comes with 2 bicycle lights. Ano to? I think this is a helmet mount. Helmet mount and another helmet mount. So meron siyang dalawang helmet mount na kasama. So malamang these are sold separately, no? Kasi nakabukod siya ng package. So ito na ang laman ng package, which is Gaceron. So ito ay Gaceron BC2600 and Gaceron BC2400. So dalawang klaseng bike lights. Yung isa ay 600 lumens. Yung isa ay 400 lumens. Ang front lights niya is 500 lumens. Tapos meron siyang ilaw sa likod, which is 100 lumens. So technically, in-adapt nila, no? Pero yung light mo, yung front light mo, is just 500 lumens, which is actually enough. So ito yung box niya, no? And ito yung laman ng package, which is yung mismong flashlight. Bigat, ah. So metal ang housing. And yung handlebar mounts, and yung USB charger, or yung USB cord, which is micro USB. Pwede natin itong i-bend. So, pwedeng iliko yung handlebar mounts, which is parang a threaded lock made of plastic. Meron ding rubber sa ilalim para hindi masyado magasgas yung handlebar mo. So, to turn the unit on, long press natin. So, yung nasa front button, long press natin, magbubuka siya. No? So, meron siyang tatlong intensity. So, that's low, medium, and high. And isang flashing lights. So ayan, flashing. To turn off ko, hold natin. Kung pag binuksan ba natin, dun din. So ayan, ano? So namememorize niya yung last mode ng tinurn off mo siya. So kung pinatay mo siya ng flashing, pag turn on mo, flashing pa rin. So meron pa isang switch yun nasa likod, which is para naman dun sa likod. So dalawa yung ilaw niya, ano? Meron kang rear light. So meron siyang flashing white, steady red, flashing red, and steady white. So meron siyang 4 modes sa likod, which is ideal, no? Siguro kung ilalagay mo siya sa helmet mo. So kung nasa helmet mo siya, meron ka ng ilaw sa harap, meron ka pang taillight. And sa handlebar, I think kita rin naman, ano? Or sa fork, kung sa fork mo ilalagay, kita yung flashing light niya sa likod. Sa ilalim ng flashlight, makikita mo yung mount, which locks dito sa handlebar mounts. And nandun din yung USB charging port, merong rubber. So, itong dalawang flashlight na to is IPX4, which is splash proof. Water resistant pala siya, hindi siya waterproof. So, pwede siya mabasa sa ulan, ambon, ganyan. Kung matatalsigan siya ng tubig, it's okay. Pero hindi mo siya pwedeng ilubog sa tubig. So, dalawang flashlight yung pinadala nila sa atin, which I think is ideal na gamitin ng sabay. So, dahil merong helmet mounts, ano? Which makes sense. Kadalasan kasi, no, kapag ka nag-bra-ride ako, kapag isa lang yung flashlight na gamit mo, nag-a-adjust kasi yung mata mo dun sa liwanag. And by the time na kailangan mo tumingin sa side or sa likod, usually, nag-adjust na yung mata mo sa liwanag o so masyadong madilim ang tingin mo sa likod. So kaya ginagawa ng iba is naglalagay ng flashlight sa helmet para kahit saan ka tumingin, kasabay yung ilaw mo. So check natin to. So same lang ang packaging, same lang din yung laman, which is yung handlebar mount, meron siyang USB cord, and yung mismong flashlight, which is the B20C400. So yung B20C400 is 101 grams. Yung B20C600 naman is 107 grams. So konti lang yung difference nila sa weight, ano, yung length nila is almost the same. Mas mahaba lang ng konti yung 600. Yung width, yung size nung kanyang extruded case ay similar. So yun lang ang difference niya, yung additional taillight siguro yun na nagpahaba doon sa packaging or yung mismong form factor ng flashlight. Yung handlebar mount naman is 26 grams. Yung isa, try natin. 27 grams, so parehas lang, ano?
Buksan natin yung helmet mount, which is ito. So, meron dalawang helmet mount, ano? I think parehas lang. So, this mount, o itong helmet mount na to is meron 3-prong design, which is same sa GoPro. So, pwede ka magkabit ng GoPro dito. So, try natin ikabit dito sa latch ng helmet mount. Yun, ganda ng click. So, you have to pull this down para mo siya matanggal. So, meron siyang locking mechanism. Doon naman sa handlebar mount. So, it's the same. Ganda yung locking mechanism niya. Hindi basta, ano, hindi basta, di ba iba yung bisagra niya is yung plastic lang. This one has a proper hinge para mabuksan yung latch. So, tanong, ano naman ang SRP nito? Yung B20C600, which is yung 500 lumens yung harap, 100 lumens yung likod. So, nag-check kami online kung magkano ang presyo. The price is 1,300. Now, yun namang B20C400, ang presyo naman is 849 pesos. Yun lang yung nakita kong ano, more or less ang SRP kasi minsan nag-iiba-iba. Depende sa location, depende sa shop. Plus, nakita ko these two are available sa Shopee. So, ilalagay ko na rin yung link nila directly kung saan mo sila makikita sa Shopee. So, yun ano, para mas mabilis if ever you are interested to buy one. Anyway, so testingin natin yung mounts niya. No? So, nagpadala sila ng dalawang mounts na testingin natin to sa helmet. So, dalawang magkaibang helmet yung itatry natin. Isa is yung merong bar sa gitna and yung isa yung dalawa yung bar sa ibabaw. So, let's try this out. So, this is a old helmet. Wasak-wasak na pala. Anyway, so try natin, ano. So, Velcro strap yung ginagamit niya and meron siyang kabitan ng strap sa magkabilang side. Meron ding slot para makapag-kabit ka ng additional strap dito sa front. And I think meron siyang adhesive tape dito sa ilalim. So, if you want, pwede mo siyang gamitin na nakadikit na, di ba? So, kung paano mo yung position, it's up to you. Anyway, so yan. So, nakabit natin yung latch or yung mount sa ibabaw ng helmet. Meron siyang clicking lock. So, try natin yung 600. So, yun. So, nagla-lock siya. So, meron siyang tilt adjustment. Ano, pwede mong iuko, pwede mong itingala. And at the same time, kung mapansin mo, kung ganyan ang pwesto ng helmet mo, pwede mong magamit yung rear lights as tail lights. So, meron siya ng flashing white, steady red, flashing red, and steady white. Plus, syempre, yung front light mo. So, it's up to you kung gaano mo ka-tilt ilalagay. Metal pala yung bolt na ginagamit dito. So, mas maganda pa to kaysa dun sa bolt ng mga GoPro. And at the same time, yung mount niya is 3 prongs. Kapag tinanggal mo to, you can use this mount for your action camera. Karamihan naman ng action camera, ganito ginagamit. Even yung ako ginagamit ko yung GoPro and Insta360. So anyway, kabit ko muna itong flashlight dito, no? So I have another helmet here, no? This one, dalawa yung, what do you call this? Dalawa yung bar niya dito sa ibabaw. So i-try natin kung mamamount din natin ito ng secure kasi medyo malapad, ano? Again, yung Velcro niya, kahit saan pwesto, nag-strap, no? Kahit sa kaduluduluan, nagkumakapit. So wala kang problema kung maluwag or maikse or mahaba yung ginamit mong strap. Kabit natin yung flashlight. So again, may clicking sound. So may tilt front and back. So yung click, importante yun kasi pag naririnig mo, ramdam mo na nag-lock siya. Especially kung tatanggalin mo ito nung nakasuot yung helmet. So again, push to release. And then, click to lock. So kapag binuksan mo yan. This one may charge, I believe, ano, kasi green. So most probably, yung mga nagamit yung gas ron, kapag ka green or blue, full charge siya, nagre-red siya kapag low back.
Anyway, thank you very much din sa Bike Bike Bike. Kaya napadali yung aking pagkuha ng package kasi meron silang branch dito sa Santa Cruz. So marami silang branches all over South Luzon. Anyway, thank you very much for watching. Kita kayo sa sunod na episode. This is Jay, you're in Bike Check PH.